U.S. stands by mutual defense treaty despite DND remark on review. The United States continues to believe in its alliance with the Philippines even after Defense Minister Delfin Lorenzana indicated the need to review the decades-long joint defense agreement between the two countries. Lorenzana said on Friday that he wanted to review MDT 1951 to find out whether the provisions were still relevant to the country's national interests in modern times. "We have a strong security alliance with the Philippines, and the United States through its mutual defense agreement obligations," said Trudrizon, the press attaché acting at the U.S. Embassy in Manila. As Ambassador Kim said, "Our commitment to this alliance is absolute. Very strong," Ryzen added. Lorenzana said the purpose of this review was to find out whether to keep it, strengthen it, or throw it away. Under the MDT, Washington and Manila agreed to conduct joint military exercises. It also requires American forces to help defend the Philippines if the latter is attacked. When MDT was carried out, there was a Cold War. Do we still have the Cold War today? Is it still relevant to our security? Maybe not, Lorenzana said. Is this paper, MDT, still relevant for our national interests? Does this support our current national interests, modern ASEAN? Not 1951. Is this 2017-2018, national interest or not, he added. Asked whether the defense treaty review was triggered by a warming relationship between Duterte's administration and China, the defense chief said the PAC's review was due to the dynamics of what is happening around the world. "We will see it in the background about what happened in that area to the interests of the people as a nation. Not the interests of other countries, but our interests," Lorenzana said. Source, GMA Network. Ang US ay nakatayo sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty sa kabila ng DND remark sa pag-reposo.
Patuloy na naniniwala ang Estados Unidos sa alyansa nito sa Pilipinas kahit na sinabi ng Depensang Ministro na si Delfin Lorenzana na kailangang repasuhin ang mga dekada ng mahabang joint defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Lorenzana sa Biyernes na nais niyang suriin ang MDT 1951 upang malaman kung ang mga probisyon ay may kaugnayan pa rin sa pambansang interes ng bansa sa modernong panahon. Kami ay may isang malakas at malakas na alyansa sa seguridad sa Pilipinas at sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga mutual na kasunduan sa pagtatanggol, sabi ni Trudryzen. Ang presentasyon na kumikilos sa U.S. Embassy sa Manila, ayon sa sinabi ni Ambassador Kim, ang aming pangako sa alyansa na ito ay lubos, napakalakas, dagdag ni Ryzen. Sinabi ni Lorenzana na ang layunin ng pagsusuri na ito ay upang alamin ko, panatilihin ito, palakasin ito, o itapon ito, sa ilalim ng MDT. Sumang-ayon ng Washington at Manila na magsagawa ng magkasamang pagsasanay sa militar. Kinakailangan din ito ang mga puwersang Amerikano na tumulong na ipagtanggol ang Pilipinas kung ang huli ay inaatake kapag ang MDT ay naganap, nagkaroon ng digma ang malamig. Mayroon pa ba tayo ng Cold War ngayon? May kaugnayan ba ito sa aming seguridad? Siguro hindi, sabi ni Lorenzana. May kaugnayan ba ang papel na ito, MDT, para sa ating pambansang interes? Sinusuportahan ba nito ang ating kasalukuyang pambansang interes? Modernong take, hindi 1951, ito ba ay 2017, 2018, pambansang interes o hindi, idinagdag niya. Ask, kung ang pag-review ng kasunduan sa pagtatanggol ay nag-trigger ng isang relasyon sa pag-init sa pagitan ng pangangasiwa ng Duterte at China. Sinabi ng pinuno ng pagtatanggol na ang pagsusuri ng kasunduan ay dahil sa dinamak ng nangyayari sa buong mundo. Makikita natin ito sa background kung ano ang nangyari sa lugar na iyon sa interes ng mga tao bilang isang bansa. Hindi ang mga interes ng iba pang mga bansa, kundi ang aming mga interes, sabi ni Lorenzana. Pinagmulan, GMA Network. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.